mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibo Cable News. Narito ang nangungunang balita sa araw na ito. Unang gabi ng pagbubukas ng Kalibo Horror House, dinagsa ng mga tao. May detalye si Era Joy Briones. Dinagsa ng mga tao ang unang gabi ng pagbukas ng Kalibo Horror House. Kahit maulan, hindi alintana ng publiko para lamang masaksihan at maranasan ang katatakutan sa loob ng horror house sa bayan ng Kalibo. Makikita sa mga litrato na mahaba ang pila ng mga tao sa opening ng bagong tourism attraction ng Kalibo. Ang Kalibo Horror House ay makikita sa dating Panay Technological College Building sa M. Lacerna Street, Kalibo, Aklan. Ang Horror House ay inisyatibo ng Local Government Unit ng Kalibo sa pangunguna ni Mayor Churi Sucro. Ang naturang Horror House ay magbubukas hanggang November 1 bilang pagunita sa Undas 2022. Samantala, bukod sa nakakatakot na Horror House, ay mayroon ding food festival sa labas ng naturang Horror House para sa mga taong nagugutom. Erichie Briones, Kalibo Cable News. Mga street food cart sa gilid ng ABL Sports Complex, ililipat ng pwesto. May detalye si Jelen Rosales. Inimbitahan sa isang pagpupulong na Economic Enterprise Development Department Aklan sa pangunguna ni Dr. Michael Terencio ang mahigit 60 street food cart owners na nagtitinda sa gilid ng kalsada sa ABL Sports Complex. Sa isnagawang pagpupulong, pinakiusapan ni Dr. Terencio ang mga cart owners na baguhin ang kanilang pwesto ng pinagkakakitaan sa komportabling lugar at malayo sa disgrasya. Nais nitong ilipat ang mga food cart sa harap ng Plantito-Plantita Garden Area na bahagi ng Guding Ramos Park. Ang nasabing relocation ay matapos makatanggap ang opisina na iba't ibang reklamo dahil delikado umano ito sa mga estudyante at mamimili dahil sa gilid lamang ito ng kalsada na dinaraanan mismo ng mga sasakyan. Dagdag pa dito, sumisikip ang traffic sa naturang lugar lalo na sa oras ng uwian ng mga empleyado ng Kapitolyo at mga estudyante. Ang lugar na lilipatan ng mga street food cart owner ay tatawaging Street Fooding sa Guding. Dahil dito, naniniwala ang gobyerno probinsyal ng Aklan na makapagbibigay ito ng kaligtasan sa mga mamimili. Samantala, target naman na ilipat ang mga street food cart bago matapos ang buwan ng Nobyembre. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. DTI Aklan, tinalakay ang ukol sa consumerism at nagsagawa ng awarding sa vlogmaking contest. Alamin sa ulat ni Nika Bautista. Tinalakay ng Department of Trade and Industry Aklan ang tungkol sa consumerism sa mga media personnel na ginanap sa Hernani's Mix and Match nitong October 26, 2022. Layunin itong makapagbigay ng impormasyon sa publiko ang tungkol sa kanilang karapatan at responsibilidad bilang konsumidor, lalo na sa online platform. Pandemic has led to a surge in e-commerce as businesses and consumers went digital. The businesses offering their commodities online and the consumers opting to purchase online also. And because of the health protocols and some restrictions, mga social distancing, lockdowns in some areas, and even shutdowns in some of the physical services, this in a way forced the people to conduct transactions online. Ayon kay Marie Camille Castillo ng Consumer Protection Group, may mga hakbang nang ginawa ang DTI upang makasabay sa e-commerce. Isa na dito ang pagsasaayos ng technology-based project tulad ng DTI Consumer Complaints Assistance and Resolution System na isang software na kung saan mabilis na maihahatid ng publiko ang kanilang reklamo ukol sa isang produkto o serbisyo. Bukod pa dito, inaasahan din ng nasabing ahensya ang paglulunsad ng e-presyo na isang online price monitor system na kung saan nakatala ang suggested retail price ng mga produkto. Samantala, isinagawa rin ng DTI ang awarding sa mga nanalo sa vlog making contest na nilahukan ng 6 na grupo mula sa 5 paaralan.
Umuwing kampiyon ang grupo na mula sa Mambukyaw Integrated School, habang first place naman ang pangkat na mula sa Malay National High School, second place naman ang mga mag-aaral mula sa Unidos National High School, habang wagi naman ang Aklan Catholic College bilang Consumer's Choice Award. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Kislap it gabi it 2022 sa bayan ng Balete, isinagawa, alamin sa ulat, Nera Joy Briones. Matagumpay na isinagawa ang Kislap it gabi it 2022 sa bayan ng Balete nitong 20 ng Oktubre upang bigyang parangal ang mga guro sa naturang bayan. Sinimula ng programa sa pamamagitan ng pagbibigay ng opening message ni Julio Galardes Jr. Pagkatapos nito, isinagawa ang awarding at binigyan ng pagkilala ang mga napiling guro bilang Bronze Service Award, Silver Service Award, Gold Service Award at Platinum Service Award. 25 na mga guro ang nabigyan ng Bronze Service Award, 30 naman na mga guro ang nakatanggap ng Silver Service Award, 20 na mga guro ang nabigyan ng Gold Service Award, habang 12 na mga guro ang nakatanggap ng Platinum Service Award. Bukod dito ay mayroon ding Kislap It Gabi Special Awards, itinanghal na Best Performing School sa Eco at Cultural Year 2020 to 2021 Elementary Level ang Morales Elementary School. Best Performing School in Eco Cultural Year 2020-2021. Our Best Performing School in Eco Cultural is Morales Elementary School. Third place, Sugilanan Project. Second place, Pahanumdum Ad Contest. And second place, Gaberdeng Eskwelahan. Habang sa high school level naman, pinarangalan bilang best performing school, first place, ang Patrocinio La Chica Integrated School. And for first place, best performing school, ECHO Program Year 2020-2021 goes to Patrocinio e La Chica Integrated School. First place, Gaberdeng Eskwelahan. And second place, Indigenous Parol Contest. Best Performing School second place, ang Jose L. B. Legazpi Memorial National High School. Best Performing School ECHO Program Year 2020-2021. Second place, we have Jose Borromeo Legazpi Memorial National High School. First place for Indigenous Parol Contest and third place during the Gaberdeng Eskwelahan. At Best Performing School, third place, ang Balete Integrated School. Best Performing School on ECHO Programs Year 2020-2021. Third place goes to Balete Integrated School for winning second place in Gaberdeng Eskwelahan and third place in Indigenous Parol Contest. Samantala, itinanghal na Best Performing School First Place sa Cultural Program Year 2020-2021 ang Caliso National High School. First Place, Best Performing School Cultural Programs for the Year 2020-2021. We have Caliso National High School. For winning first in Makabihag Short Film, second in Sugilanan Comics, second in Pahanumdum Contest, third in Docu Balete, third in Pagtuhunan Docu, and third in Sugilanan Project. At second place, Best Performing School sa ECHO Program Year 2020-2021, ang Jose Minyes Memorial National High School. Our second place, Best Performing School in Cultural Programs. Second place, Jose F. Minyes Memorial National High School. First in Sugilanan Comics, first in Pahanumdum Contest, third in Sugilanan Project, fourth in Pagtinuhunan, and fourth in Docu Balete, and finalist in Makabihag Short Film. Congratulations, Jose F. Minyes Memorial National High School, Best Performing School in Cultural Programs.
Kaugnay nito, marami pang individual awards ang naibigay sa mga magigiting na mga guro sa bayan ng Balete. Layunin ng programang Kislap It Gabi It 2022 na bigyang pagkilala ang sakripisyo sa pagservisyo ng mga guro alang-alang sa pagbibigay ng kalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral sa bayan ng Balete. Erechi Briones, Kalibo Cable News. Aklan PNP nagsagawa ng Interagency Community Outreach Program sa bayan ng New Washington. Alamin sa ulat ni Nika Bautista. Nagsagawa ng Interagency Community Outreach Program ang Aklan PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Rizaleo Tolentino sa bayan ng New Washington. Ang naturang community outreach ay binubuo ng pamamahagi ng food packs, libreng gupit, pamamahagi ng libreng tsinelas, vitamins at konsultasyon sa mga kabataan at kanilang mga magulang. Ito ay matagumpay na naipamahagi sa Rural Health Unit ng New Washington at Barangay Kawayan na pinamumunuan ni Kapitan Rex Regalado. Katuwang ng Aklan PNP sa naturang aktibidad, ang Local Government Unit ng New Washington sa ilalim ng pamumuno ni Municipal Mayor Jessica Panambo kasama ang Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development, Municipal Advisory Group, Philippine Army at New Washington PNP. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Paliparan ng Kalibo International Airport, handa na para sa pagbuhos ng mga pasahero na magbabakasyon ngayong undas. May detalye si Era Joy Briones. Aasahan ang pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa probinsya ng Aklan para sa undas. Kaugnay nito, nakahanda na ang paliparan ng Kalibo International Airport. Naglatag na ng assistance desk o malasakit desk ang Kalibo International Airport para matulungan ang mga pasahero sa paliparan. Ang hakbang na ito ay sa ilalim ng Upland Undas na nagsimula noong Martes at magtatapos sa 3 ng Nobyembre. Sa ngayon ay mayroong 7 domestic flights araw-araw ang paliparan, habang 4 beses sa isang linggo ang international flight galing sa bansang Korea. Pagtungtong naman ng buwan ng Disyembre ay posibleng madadagdagan ang international flight lalo na galing sa bansang Thailand. Erechi Briones, Kalibo Cable News. Mayad-ayad nga balita mga aklanon. Kasayod ka ba? Rupila ka transaksyon ipagbinagayran sa gobyerno probinsyal hay makaron online yon. Pinaagi sa atong Provincial Treasurer's Office at sa pakikipagbuligan sa Aklan Provincial ICT Office na human ro Aklan Online Payment System. Sa rundayang Aklan Online Payment System, pwede din kita nga magbayad in atong real property tax at iba pa nga mga binagayran sa atong gobyerno probinsyal via online. As early as last year, we have already implemented the enhanced tax revenue and collection system upgrade. We are now offering online payment. Online payment for the general collection, for the real property. Dugang kara, bukon lang it real property tax ro pwedeng bayaran online. Gintinguha man it inyong gobyerno probinsyal nga pati sa iba pang mga transaksyon hay pwede gon nga online do pagbayad pinaagi sa payment order kapareho it ma production ag ma processing sa Aklan ICT office. Professional tax, tax on delivery trucks and vans, tax on printing and publication, amusement tax ag franchise tax sa Provincial Treasurer's Office. Agrong pagproseso it bidding documents sa Bids and Awards Committee. Rundayang mga inubasyon hay nagapamatuod nga ro atong gobernador Jose Enrique Miraflores hay sincero sa anang handom nga maabot gidro digital Aklan. Rumas manami, mas pinadali ag mas pinagapit nga proseso sa gobyerno probinsyal para gid sa pumuhuyong Aklanon. Digital Aklan will be here in the years to come. Para sa dugang nga mga kasayuran, magtawag sa atong Provincial Treasurer's Office sa 036-268-3056 o mag-email sa ptoaklan.onlineassessment@gmail.com.
na ang bago nyong makakasama sa galaan. Kalibo Cable Television Network proudly presents to you Henyo Carl Pintero on Mosyon, Warangta. Samahan ang inyong Kuya Carl sa pagpapatuloy ng paghahanap ng affordable, irreplaceable, and travel-lovable na mga lugar sa loob at labas ng probinsya ng Aklan na dapat mong mapuntahan. Catch Henyo Carl Pintero on Mosyon, Warangta, Thursdays, 3 p.m. on Kalibo Cable Television Network. See the difference. Probinsya ng Aklan, nakatanggap ng parangal sa isinagawang 35th anniversary ng Bureau of Local Government Finance. May detalye si Era Joy Briones. Pinarangalan ang probinsya ng Aklan matapos na mag-top 3 sa National Top Performing LGU Provincial Level sa Local Revenue Generation Collection Efficiency of Local Resource Revenues. Tinanggap ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores ang award sa isinagawang 35th anniversary ng Bureau of Local Government Finance na ginanap sa Philippine International Convention Center nitong 26 ng Oktubre. Base sa report, nasa 321.8 million pesos ang target na makolektang kita ng Aklan, pero umabot sa 395.29 million pesos ang koleksyon ng probinsya sa taong 2021. Katumbas ito ng 123.1% collection efficiency, dahilan na mapabilang ang probinsya sa top 3 sa buong Pilipinas. Matatandaan na noong 2 ng Agosto ay inanunsyo ng Bureau of Local Government Finance ang listahan ng mga national top performing provinces, cities at municipalities in local revenue generation for fiscal year 2021 kasama ang Local Revenue Generation Hall of Fame awardees. Samantala, kasama ni Aklan Governor Miraflores sa pagtanggap ng award sina Provincial Treasurer Bernardino Villaruel at Provincial Assessor Mr. Cocoy Sugilon. Erechi Briones, Kalibo Cable News. DOH nakapagtala ng 900 na bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. May detalye si Jelen Rosales. Nakapagtala ng 943 na bagong kaso ng COVID-19 ang Department of Health sa bansa nito ay 25 ng Oktubre. Ngayon ay umakyat na sa bilang na 3,996,818 ang kabuuang kaso na nasabing sakit sa buong Pilipinas, habang 21,924 dito ay ang aktibong kaso na pinakamababa rin simula noong Hulyo 20. At ang bilang naman ng mga gumaling sa sakit ay 3,911,048. Samantala, nakapagtala naman ng DOH ng 32 na namatay sa virus, kaya't umabot na sa 63,846 ang COVID-19 death toll sa bansa. Maliban dito, sinabi ng United Nations International Children's Emergency Fund na panglima sa buong mundo ang Pilipinas pagdating sa mga batang walang kahit ni isang bakuna na anumang childhood vaccine. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Soriano Vergere, na nasa 62.9% lang ang coverage ng mga fully immunized children sa Pilipinas. Malayo ito sa 95% na target ng gobyerno ng Pilipinas. Kabilang sa mga dapat na routine immunization ng mga bata ay ang laban sa polio, tigdas at tuberculosis. Kaya't nananawagan naman ang ahensya na pabakunahan ng kanilang mga anak upang hindi mahawaan ng iba't ibang klase ng sakit, lalo na sa gitna pa rin ng pandemya ang bansa. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Pumunta ka ba ng sementeryo? Paano ang bahay mo? Nagawa mo na ba ang mga ito? Patayin at alisin sa saksakan ang mga appliances na hindi ginagamit at kung aalis ng bahay. Ilagay ang kandila sa lalagyan na hindi masusunog at patayin ito kung aalis ng bahay. Siguraduhin knock-off ang main switch bago umalis ng bahay para maiwasan na maging sanhi ng sunog. Siguraduhin wala ng apoy ang makalan at naisara ang regulator ng LPG tank bago umalis ng bahay.
bitain ang mahal sa buhay, pero huwag pabayaan ang pamamahay. Mayang adlaw sa aton mga tagpalamati, amon aton latest weather update sining adlaw, October 27, 2022. Base sa aton Tropical Cyclone Bulletin number 5, ang bagyong Paeng nagdevelop na sa isa ka tropical storm kay na lang alas 8 sang aga. Ang sentro sini as of 10 AM ara na ini sa kalayon 540 kilometers east sang Borongan City, Eastern Samar. May maximum sustained wind nga 65 kilometers per hour malapit sa iya nga sentro, kagastines nga gilabot 80 kilometers per hour. Sa subong, nagalakat niya siya west-northwestward nga may kadasigong 10 kilometers per hour. Base sa aton track and intensity outlook, ang inigabagyo magalabay malapit sa Catanduanes by Saturday or possibly magalanfall by Sunday sa any coastal areas along sa eastern portion sa Central Luzon or sa mainland Cagayan Valley. Ang inigabagyo wala man ini direct effect dire sa aton sa western Visayas, although ang trough sini kagang shoreline amuning magadala sang paggal o makalangitan nga may scattered nga pagulan, pangilat kag panagoob. Kada sigon sang hangin nga nagapekto sa western Visayas, may kasarangan halin amihan na sidlangan, pakadto amihan na katundan nga amuning magadala sang kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton generally 26 to 30 degrees Celsius. Aton adlaw magtunod 527 karon sa hapon kag magbutlak ni siya 540 buwas sa aga. Kag amo ni aton latest weather update para sa mga dugang nga may impormasyon, bisita lang aton official website at www.bagong.pagasa.dost.gov.ph pati na aton mga official social media accounts. Halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas DOST. Ako si John Hermo Baron, madamo gid nga salamat. At iyan ang mga nakalap na balita ngayong araw. Ako po si Randy Nacuspag. Ito ang Kalibo Cable News. Magandang araw!